Di man tiyak na makakasakay ng bus pauwi sa kanilang probinsya, may mga matyaga pa rin nag-aabang at nagbabaka sakali sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ang sitwasyon doon, silipin sa live na pagtutok ni Lay Alves. Lay? Iban ngayong araw hanggang bukas ang inaasahang peak ng mga pasahero dito sa PITX bago magpasko. As of 6 PM ay umabot na sa halos 115,000 ang bilang ng mga pasahero. Dahil fully booked na ang halos lahat ng regular trips ng mga bus pauwing mga probinsya, yung mga extra trips ang inaasahan ng mga pasahero dito sa PITX. Nagdadagdag naman daw ng mga biyahe base sa demand. Ngayon halos fully booked na siya lahat. Ano? Kaya ang ginagawa natin ngayon, humihingi na tayo ng mga additional units sa ating mga partner operators. And then consequently, hinihinga naman natin yan ng mga special permits with the LTFRB. Ayon sa LTFRB, mahigit 600 special permits ang kanilang inisyu ngayong Christmas season. Si Nanay Angelica, isa sa mga nagbabakasakaling pasahero, handa raw siya sa mahabang oras na paghihintay, makauwi lang sa Albay bago magpasko. Basta makauwi kami, 12 daw, mamayang hating gabi. Hating gabi. Opo. Yung tagal nga, yung iniisip namin, kaso lang walang choice. Kaya pa, lahat kami senior ang kakapatid. Mga senior. Malakas pa naman eh. Malakas pa, nakakyat pa. Si Mark, wala pa rin katiyakan kung anong oras makakasakay ng bus. So, siguro mag-aantay na lang kung merong another chance na makakuha ulit ng masasakyan. So, tatsaga na lang mag-aantay dito. 1 year na rin din nakaka-uwi sa pamilya eh, puro trabaho. So, kailangan na rin talaga umuwi kasi papasko. Holiday. Ito kasi yung mga last minute na, no? Yung pupunta lang dito, wala talaga advance booking, ngayon lang bibili ng ticket. So ginagather natin yung data niya, binabato natin sa mga partners natin para makita nila na may demand pa and makapag-supply sila accordingly. Ipinapakiusap ng pamunuan ng PITX na hanggat maari ay iwasang magdala ng maraming bagahe para magkaroon ng espasyo para sa bagahe ng lahat ng pasahero at para maalwal din ang biyahe. Pero ang iba kasi, ngayon lang ang pagkakataon na personal maiuwi ang kanilang mga pasalubong sa mga mahal sa buhay. Ang malaking bagaheng ito, regalo ni Verhel sa kanyang anak. Bike po ma'am, pinapauwi ng anak ko po. Yung anak ko, binilang ko ng bike para meron siyang gagamitin sa school. Marami ring bitbit si Nanay Lilibet na sabik nang makauwi sa Camarines Sur. Kasi ano po, isang taon na ako hindi nag-uli. Okay. Pamasko ko man doon sa mga kamag-anak ko. Abala na rin sa ibang bus terminal gaya sa Florida at Victory Bus Stations sa lungsod ng Maynila. Masaya po kasi 1 year din po ako. One year na po ako umuwi. Dito sa PITX, paalala lang sa mga pasahero, required pa rin ng face mask sa public transport. Hanggat maari ay kumain na raw bago sumakay para maiwasang magtanggal ng face mask sa bus. Iban bukas, dahil huling araw ng trabaho ngayong linggong ito, ay inaasahan ang kasagsagan ng dami ng mga pasahero na maari raw umabot sa 175,000. Mas marami raw ang mga pasahero ngayon kumpara noong pre-pandemic dahil marami ang nasabik umuwi sa kani-kanilang probinsya. Iban? Maraming salamat, Lay Alves. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.